nandito tayo ngayon sa dentista ni Mrs. First time. Dito to sa may Stonebridge. Ayan. So, unang check-up niya dito sa Saskatoon City. No, wait. Ang sunod eh, itong bulinggit na to. Ito ang papacheck-upan namin sunod. Sayang naman kasi patapos na itong taon. Cover naman siya ng insurance ko sa dental. So, yun at magpapa-feeling ata siya ng ngipin, tapos linis na rin. Alam niyo po dito sa Canada, no, napakamahal ng pagpapalinis at pagpapapasta ng ngipin. Yan, dapat ay meron kayong insurance. Yan. X-ray ka? Oo. X-ray ulit? Fancy. Yung pangalawang X-ray na yun. All I see is okay. Yeah. Yung wisdom tooth niya hindi pa nakalabas. Yan. Kasi yung wisdom tooth ko ay lumabas na pero patagilid. Hindi siya lumabas pa. Ha? Ano yung kinawa nila sa ngipin ko dati? Wisdom din, hindi siya lumabas. Pag ganito yung buhoy, wisdom pa na. Binunot nila kasi lumabas nga, tagilid lang. Dito libre. Alam niyo yung nangyari? Sa Toronto, ano yan, dental school, doon ako binunutan ng libre. Mga fourth year university students. Ang gumawa. 10,000 pesos sa Pilipinas. Sa akin, pero isa lang yung binunot nila. Ano yan? Compact? Ano? Impacted? Ano? Compacted? Basta sabi na ganun. Yan. Kasi tagilid nga tumubo. Hindi palabas. Yung babae pala kanina, hindi yung doktor, assistant lang pala yun. No, kala ko doktor. Ano yun? I don't know, parang assistant. Siya yung mag-prepare. Oh, okay. Kasi iba-iba dito, parang iba yung sa x-ray, iba yung hawak sa'yo sa paglilinis, iba yung magbubunot. Sa atin sa Pilipinas, pag dentista, dentista lahat na. Dito iba-iba. That's her first time, no? Yeah. Oh, yeah. Like a little kind of bed here. Stretch. Yes, good girl. She loves it. Oh yeah. Oh, okay. Well, things look good. Yeah, amazing. That's kind of the
first visit, just a quick look, make sure you're okay. Answer any questions you have. Do you have any other questions? Not for now. I know she loves brushing her teeth. No, you guys are doing a good job. Yeah. And she loves flossing as well. Sometimes we have to like stop her from cleaning her teeth. Yeah. That's pretty rare, I would say. So that's lucky. That's awesome. Thank you, girl. You did so good. Good job, Isabel. Yeah, she'd be good for another. It's up to you, kids. Great job, Isabel. This one works best for you. Huh? Oh, okay. First time sitting this time. Great job. Really? Wow. Looking too, just because we see what's here. Oh, unicorn! What do you want? Oh, she's so blue. Those are bubbles. Oh, you have a lot of bubbles now. What about the bracelet? No. Not her style. Oh my goodness, she's gonna take your time. I'm sorry. No, it's really funny. You like this one? Or probably this one? You like this one? Oh, she's glory. She knows what she wants. Okay. You want the bubbles? Yeah. That's fantastic. Oh, what about this one? Lip balm. Lip balm. Oh, you want lip balm? Oh, thank you. Okay, guess what? Okay, what do you say? Good job. Thank you. What's that? Huh? A bubble? Did you say thank you? Huh? So ayan at tapos na sila magpa-check up ng kanilang mga ngipin. Ang sunod namin eh, cleaning na talaga. Ano? No, feelings. Ah, feelings. Feelings on this side. Hindi ba magpapalinis? No, I think gagawin nila yun after na. Tapos kasi kinoconsider pa nila yung insurance. Sabi ba ganila, hati-hatiin natin para at least hindi tayo maglabas ng sarili nating pera. Kasi may insurance siya, ako may insurance din. So, uunahin natin gamitin yung insurance mo na covered ako. So, dito tayo muna sa left side. Tapos, sa sunod naman, right side. Tapos, after that, cleaning na. Tungkol naman dun sa insurance na sinasabi namin. Ano? Dito po sa Canada, ano, ang ginagamit ng karamihan dito yun yung insurance nyo sa inyong trabaho. Or sa aming trabaho. Example sa kanya, Manulife. Sa akin, Manulife. Ako, Canada Life. So, yung insurance na po yan, oh, yung insurance na yan, eh, sa mga trabaho namin yan, or dito sa Canada, yun ang ginagamit, ano? So, para hindi kayo bumitaw ng sarili nyong pera, gamitin nyo yung insurance nyo sa trabaho, kung meron kayo, kung part-time, kung magkano coverage, no? Kung full-time naman, mas maganda, diba? Sa akin, kasi part-time ako, meron ako 1,000 coverage yan, para kay Joanna and kay Isabel, tig $1,000 sila. So, wala silang babayaran magpa-cleaning sila or magpa-check up ng ngipin. Hindi ko alam kung magkano aabutin kung kasama na yung pasta. Kung kunwari, ang coverage ko sa insurance niya is $1,000. Kung mag-exceed doon yung procedures na gagawin sa akin, lalabas na kami ng sarili naming pera. Pero sabi ni Doc, since may insurance din ako, kunwari, maubos na yung $1,000 ko sa kanya, pwede naman gamitin na yung akin. Take advantage daw. Kasi yan ang ano po, kung kayo ay napanood nyo itong video dito sa Canada, kung kayo ay bago pa lang ano, tanungin nyo sa employer nyo kung may coverage ba kayo sa dental, sa salamin, sa massage, sa chiropractor, at kung ano-ano pa, kung kagaya ng ginagawa ko. Yan, pati sapatos meron, covered ako. Kasi ang massage dito, $90 din, magkano yun in peso? $90 times, sabihin natin 40 ang palito. 3,600. Samantala ng pag-uwi ko, 800 couples massage na yun. Yeah. Malang pag ano po dito, pagpangipin, sa ngipin, sa salamin, sa massage, sa chiropractor, kung ano-ano pa. Kaya magandang may insurance. Maganda kung may insurance ang sa trabaho nyo, ano? Yan, kung full-time kayo, mas maganda. Pag part-time kayo, kung ilang percent ang cover ng insurance nyo. So, ganyan po dito sa Canada, ano? So, para makatipid kayo, hindi kayo bumitaw ng pera, sarili nyong pera. Kung ang trabaho nyo meron na mga insurance, sa tingin ko meron naman kung kayo dito nagtatrabaho sa Canada, no? Pag
Pero pag cash job under the table, wala yun. Sariling pera ang gagamitin nyo. Mahal yun. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang pagpalinis siguro pag papasta, mga 3,000 kaya ba? 10,000? Depende, Daddy. Mm-hmm. Depende kasi may mga fancy na mga dentist na din sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang kinalakihan kasi natin yung mga usual na dentist na taga Bono, taga Felix, taga Clean. Ngayon, meron na din sila mga tinatawag na dental surgeon, mga orthopedic something sa ngipin, yung mga nagbe-brace. Mm-hmm. So, it depends, I think. Ako kasi may family dentist kami sa Pilipinas na since elementary siya na talaga. So, hindi niya kami masyadong pinapabayad ng mahal. Si ano? Si doktora? Kilala ko nga yun. Kasi naglinis din yung pinatas para dito. So, it depends. Depende na din sa specialty ng dentist. Yeah. Pero for sure, mas mahal dito, I think. Mahal dito kasi yung cleaning akin... Cleaning lang magkano? Oh, yung akin inabot ng 1,300 plus dollars. Cleaning lang yun, no? Cleaning, kasama and na feeling. Pasta. Kasama na dun x-ray lahat. Tapos anong nangyari pa? December yun, di ba? Pag January 1, may $2,000 na naman ako. Anong ginagawa ng dentista ay yung clinic. Tinawagan ulit ako, magpapalinis. Sabi ko, 2 weeks pa lang nakanaan. pero ito sa good thing kasi paglipat natin dito, nag-part-time ka, bumaba yung insurance. Kasi nung lumipat ako dito sa Saskatoon, kami, sa Saskatoon, bigla ako nag-part-time. Gawa nga ng, dapat hatiin namin yung oras namin. Gawa ng magbabantay kay Isabel. Yan. Ngayon, mukhang magpo-full-time na naman ako kasi sa trabaho ko sabi naman sa akin kung gusto ko daw mag-full-time, sabihan ko lang sira. So that will be Monday to Friday? Sinabi naman ako ng HR, tapos ng manager ko. Sabi niya kung gusto mong mag-full-time ulit, so sabi ka lang para ano, by next year siguro mag-full-time ulit ako para. Ganda-ganda na naman yung coverage namin ng ano. Kasi si Mrs. ay full-time sa trabaho. So, tinawagan mo na yung sayo, ano? Tapos kailangan nyo din tanungin pala, like tinawagan ko yung sa insurance namin. Buti na lang magaling tong asawa ko, pinatanong niya kung nasa list sila. Kasi last time wala kami sa list ng Manulife ni Marco. So hindi namin na-avail yung insurance. So this time tinanong ko, like, covered ba yung anak ko and yung asawa ko? Sabi nila hindi kasi wala daw sa lista. So ngayon sinendan ako ng form, fill upan ko, then kasama na sila pag na-fill upan ko na. Ang nangyari naman kasi yung sa akin, from part-time nandoon kayo, di ba? Nung ginawa akong full-time, bakit hindi kayo sinama? Tinanong ko. Nagalit pa nga ako. Kaya hindi namin nagamit kaya. Napagsalitaan ko pa nga ng ano, Tagalog yung ano, Manulife. Kaso sabi, what? So you have to ano din, watch out for those small details. Yeah, kasi sayang din ng 2,000 pesos, 2,000 dollars. Canadian dollars worth ng insurance sa dental namin. Each sana yun. Ako hindi ko siya napakinabang. So bali kami in total, meron kami $6,000. Each. $2,000 each, but in kahit family. Kahit si Mama Elvie din, yung mom niya, malaki yung kay mama. Malaki din yung kay mama niya. 3,000. Nagpagawa ba siya ng puso? Lahat na ginawa. Alos lahat, lahat na ginawa. Lahat na pinagawa. Alos lahat na. Gusto ipakabit ni mama eh. basta, so laki far. Laki ba naman na nun? So far, maganda yung experience ko sa dentist today. Tapos, anong tawag nito? May kanya-kanya pala silang role. Ang dentista ata dito, Daddy, hindi sila ang naglilinis ng ngipin mo. I think may hygienist silang tinatawag. Tapos siguro yung feelings, yung dentista na, I think. Let's see. Hindi na niya na yun mapavlog kasi punta ako mag-isa. Yeah, sabi kasi ni Dr. Ra. One hour and a half yun eh. One hour and a half, para daw makabuelo. Yes, I can see. Kasi si Isabel magpakalong ng ganun. Tsaka ito kasi, gusto din, sinecheck up din siya. Na-amaze ako kay Isa. I mean, kinda expected ko na na-behave siya, pero pag actual na kasing nangyayari, na-amaze ako kay Isabel kasi... Okay sa kanya, tapos sabi niya, inopen naman yung mouth niya, tapos nakatingin lang sa doktor, very behave. Si Isabel naman, kahit sa doktor na pa-check up. Pero yung sa doktor na check up, iiyak na siya, pero nakaupo lang siya. Kasi may sakit siya na. Kami, Isabel, show your teeth, come here. Show your teeth. No. Sabi ni dentist, show your teeth. No. Anyway, so now, naghihintay lang kami kung saan kami pupunta. Yeah. Can't decide. Mm-hmm. So, yan at yun lang ate sa kwentuhan, tapos na-share namin yung pagpa-check up ng itong dalawa. Tapos, alam nyo pala, kaya kami nakakapag-video sa loob kasi dito sa Canada,
hindi ko alam kung buong Canada or what, very laid back sila sa mga pag-take ng videos. Kasi alam ko sa, kasi dati ako nag-work sa hospital sa Pilipinas, alam ko may rule tayo doon na bawal mag-video, ganun. Dito, sa kanila, it's okay. Kahit mag-video ka, mag-inagawa yung procedure, it's okay. They don't mind. Awis sa eyes, we need sunglass. Oh, awis sa eyes, we need sunglass. Sobrang lamig, guys, na mag-dry ang lips natin, no? Kasi, ilang degrees na yun? Malamig. Zero. Buti nga, zero lang, pero... Ay, magna-negative one. Kasi, gawa pa ng hangin, eh. Negative six. Yan. At, yun lang po ang, ano, yun lang ang vlog natin na for today. We don't know kung tama lahat ng sinabi naming details, ha. Ito, experience lang namin. Ano po? Do your research. Sinishare lang namin sinishare to. Lang namin. Baka may magsabi, hindi naman ganyan. Sa amin lang. Sa amin lang po, ano yung sinare namin. Experience namin yun. Papalook. You're red. I'm red? What about Papa? Gawa na rin. Siguro kung mayroong mga taga-Pilipinas na mapanood to, halimbaw, syempre, kung working kayo, eh, makaka-cover din kayo. Kasi hindi pa naman talaga natin alam kung paano mag-work yung mga insurance, ganun. Kasi ang mga ina-avail lang namin, yung mga simple lang. Yeah. For him, Cairo. Mm-hmm. Massage. Massage. Magkaiba yun, no? Cairo massage. Mama, you're red, Mama. Tapos yung salamin. And now, yeah. First time namin i-avail ang... Sa kanilang dalawa, first time. Right? Oh yeah, dental. Sa akin, nagawa ko na. Yan. So, yun lang po, ano? Yun lang ang ating vlog for today. Medyo napahaba ang ating kwentuhan. Kasi excited nga kaming share. Na-amaze lang kasi ako sa clinic. Kasi ayan, pakita mo yung clinic lang. Video yun, Mama. Yan kasi dadaanan namin. So, tara. At, kami po ay aalis na. At kami, di pa namin alam kung saan kami pupunta. Siguro, gagala. Alam niyo po kasi dito sa Saskatoon, wala masyado magawa minsan. Yung kapatid ko, tinatawagan ko. Lang. Tapos, libot-libot lang dito kung saan mapanpan. Papunta daw sila ng Nutrien. So, I think we're going sa... Sa playground. Sa indoor playground. Okay. Okay, so, wait. Tawagan ko si Okay, si so, Helen. Yan lang ano. Thank you for watching at see you sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon. Ang vlog...